Hello everyone! Hello mga ka-RR! So ngayong araw, dumating na yung pinakahihintay, lalo na yung mga teachers sa Valenzuela. Ito yung Visiguro laptops natin. Wow! Eh. So ngayong araw, magkakaroon tayo ng maikling technical review, ayan, gadget review sa ating nakuhang laptop. No? Ayan. So ngayon, tingnan natin itong montage na ito. Okay, so nandito na yung ating Visiguro laptop. Ayan, ito no. Ang slick. Manipis lang. At lightweight kumpara sa mga lumang laptop natin. No? Ayan. So maliban dun sa ating nakuwang laptop, it comes with a bag. A Visiguro bag. No? Ayan. So kasama din doon sa package, dun sa box ng laptop natin, ito, yung notebook. And the Visiguro notebook ay yung ating pong travel charger or yung ating unit charger. Ayan po, ito po ay 12 volts, 2000 milliampere. So ayan po, kasama siya dito. Napaka-convenient nung size. Kasyang-kasya lang siya sa bag. So yung bag, napakarami ding packet. So napaka-secure and convenient nung bag na binigay din. No? Ayan. So we also have here the bubble wrap nung laptop. So kunwari kung kayo ay nagmumotor at meron kayong GB box, gusto niyo to ilagay. So maganda ilagay niyo to muna dito. Yan, para maging siya yung cushion doon sa mga lubak-lubak, no. So safe yung ating unit or yung ating laptop po. Ayan. So pag binuksan natin yung ating Visiguro laptop, ito yung ating makikita, no? Isang 15.6 na screen. Ayan, no? Tapos ang kagandahan dito, meron siyang number pad. Best to sa atin pag gumagawa tayo ng mga grades, no? Hindi na tayo pupunta dun sa horizontal number pad natin. Meron na tayo dito parang calculator type na keypad, no? Ayan, number keys. So, dito rin makikita natin, meron tayo dito iba't ibang function tulad ng hindi nakikita to sa mga office laptop. Ito yung backlit keyboard button natin. So, umiilaw yung ating keyboard. Ayan. And then, we have here ample amount of touchpad. Napaka-generous ng touchpad ng ating laptop. And dito sa left side corner, makikita natin dito yung ating yan, yung ating pong fingerprint sensor. Ayan. Mapapersonalize natin yung ating laptop using the fingerprint sensor. Mamaya sa video natin ay i-guide ko kayo paano nga ba i-setup ang ating fingerprint sensor. Okay, so to open our unit, kailangan lang natin siyang i-long press. And then, makikita nyo yung ilaw na kulay blue dito sa upper left. Tapos lalabas natin yung splash screen, yung ating customized splash screen. Yan, the Visiguro splash screen. And then, kung titingnan natin sa specification, ang ating pong, ayan, no? Yung ating pong nakuha laptop comes with a Windows 10 Pro license na OS po yan, no? So dito po sa aking laptop, na-setup ko na yung aking fingerprint. So kapag akin na itong ilalogin, so ito po yung aking login screen. So hinihingi yung fingerprint ko, one touch lang, and then magbubukas na yung ating laptop, no? Ang kagandahan dito sa ating laptop, upgraded na siya to 8GB RAM at yung ating storage po ay more than 500GB na naka SSD na, no? So kung titingnan natin, napaka sleek. Napakaganda ng interface, malinis kasi wala pang laman. Ayan, no? Pero abangan nyo sa part ng video na ito yung mga tips and tricks na dapat nyong gawin kapag na-receive nyo na yung inyong laptop. Okay? Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga hindi dapat gawin? So, first impression, napakaganda. Yung ating screen comes with a screen protector.
Kanina po na-mention ko yung ating keyboard backlit. So, ma-activate nyo po yung using the Fn key and the F5. Ayan. So, makikita nyo po, umiilaw na yung ating keyboard, no? Ayan. To turn it off, pindutin nyo ulit yung Fn and F5. Ayan. So, best pong feature ito kapag tayo ay nasa dim lights or wala pong ilaw, no? Nakikita pa rin natin yung ating keyboard, no? Napakagandang feature po niyan. Ayan. So, pwede rin natin i-turn off yung screen natin. So, halimbawa, we are just playing songs. Gusto natin walang ilaw doon sa room natin. We can turn it off using the function Fn and F1. Ayan po. Pwede po natin siyang ma-turn off. And then, Fn and F1 ulit to turn it on. Ayan. So, nakakasave po tayo ng battery using that feature, no? So, the usual feature po na meron yung mga laptop, nandiyan naman po yung ating volume, yung ating brightness, nandiyan po. Ma-access po natin yan using the Fn function sa pagitan po ng control and the start button. Ayan po, Fn, and then the brightness, ayan, and the volume, ayan po, no? Okay, dumilim siya, ayan. Ngayon, pumunta naman tayo sa technical review ng laptop na to. Okay? Let's go! Ngayon po ay ating pagmasdan ang mga specs ng ating laptop. Meron po tayo dyan ang 15.6 inches IPS screen. Ito po ay HD at ang IPS po ay isa sa mga pinakamagagandang screen sa mga gadgets po. Ang ating pong processor ay Intel Celeron. So, katulad po ng inyong mga office laptop, ito rin po ay may bilis na 2 GHz. Mabilis na po yan para sa processing power na pong iyan. Na-mention ko din po na meron tayong 512 GB of SSD at yan po ay M.2. So, mas mabilis na version na SSD po iyan. We also have 8 GB DDR4. So, embedded na po yan, integrated na din po yan sa motherboard. So, mas mabilis din po yan compared to older laptops po. And then, sa Wi-Fi naman po, we have dual band, 2.4G and 5G. So, somehow, latest po yung ating pong Wi-Fi bands. We have also Bluetooth 4.0. And then, yung magandang feature nga po, yung backlit keyboard. Kung manonotice nyo din po, napakaliit ng bezel o yung mga corners po sa ating pong screen. Nasaan yung camera? Yung camera po ay makikita natin sa lower left corner ng ating pong screen. Yan po ay built-in with 0.3 million pixels. So kung gusto nyo po na mas malinaw na camera, you can install or you can attach external webcams po. Ayan. Sa battery naman po natin, meron tayong 5,000 mAh capacity. Yan. So, tingnan naman natin yung atin pong mga input-output dito po sa laptop natin. On the right side po, makikita natin ang micro SD slot. Yan, makikita po natin. And then, katabi niya is a 3.5mm audio jack. And then, a 3.0 USB. USB port. Ayan. On the other side naman po, makikita natin another 3.0 USB port. And then, the DC or the power outlet nandito po. And then, we have here a mini HDMI. Kasi may micro HDMI, no? So, ito po, mini HDMI. So, kailangan pa rin po natin ng adapter for this para po makapag-connect po tayo externally, no? So, available naman din po siya online, no? Hanapin niyo lang po yung mini HDMI cable or adapter. Ayan. So, sa ibaba naman po, we have here the exhaust vents. So, itong unit na to, wala siyang fan, no? So, wala siyang fan. So, exhaust vents lang yung meron siya. So, dito naman, meron tayo ditong projected speakers natin. So, yung lakas niya enough naman para ano, para marinig sa room natin, no? So, in this part, we have here a storage expansion. So, pwede po kayo dito maglagay ng hard drive or SSD na 2.5 ang size.
pero we are not yet allowed to do that, no? Kasi nandito po yung ating warranty seal. So once na binuksan natin yan, pwede tayong ma-void. Pero maaari in the latter part, yung ating pong pinirmahan na salaysay ay ma-amend na pag kinailangan natin ng additional storage, maybe we can upgrade, no? Ayan. Also, this laptop uses an M.2 SSD, no? So, mas mabilis siya kasi wala nang moving parts or wala nang moving components dun sa ating storage part. So, yung ating booting system, yung paglo-launch ng apps ay napakabilis. And also, the 8GB RAM is embedded on the motherboard, no? Nandun na siya sa motherboard, nakadikit na mismo siya sa computer dun sa motherboard. Means, mas mabilis yung process compared dun sa mga modular, dun sa mga ina-upgrade. Take note, hindi na siya ma-upgrade kasi wala siyang slot for another, ano po, no? Another RAM. Ayan. So, yun po, iti-take note natin. Yun. Okay, when you receive your laptop, the first thing you want to do is to connect to a network, no? So, i-connect nyo lang po yung inyong laptop sa inyong Wi-Fi and then perform an update, no? I-update po natin yung ating system. So nakakabuti po 'yun para maging secure and maging stable yung ating pong laptop, no? So I don't recommend na mag-shift tayo or mag-upgrade tayo to Windows 11. Pero upon testing, hindi siya nakapasa doon sa system requirement, no? So manatili lang tayo doon sa Windows 10. Makikita din natin dito sa ating bagong laptop, wala pa siyang gaanong mga apps. So, I suggest na ilagay lang natin yung mga apps na kailangan natin. Doing that, mas mapapabilis natin o mamimaintain natin yung bilis ng ating laptop. And then, wala din siyang Microsoft Office. So, maaaring gamitin natin yung Microsoft account natin na binigay ng DepEd, no? So, kung wala ka pang Microsoft account from DepEd, maaari mong kontakin yung inyong ICT coordinator. Okay, sa part naman na ito ay ating isa-setup ang ating fingerprint scanner. Para magamit natin ang fingerprint scanning na feature ng ating laptop, kinakailangan na mag-login tayo ng Microsoft account sa ating laptop. Iba pa ito sa Microsoft Office account na meron tayo na binigay ng DepEd. Kung wala ka pa nito, maaari kang mag-create ng account sa Microsoft.com. So mula dito sa atin sa desktop, pindutin natin ang Start menu at pumunta tayo sa Settings. Mula sa Settings ay pumunta tayo sa Accounts. Mula dito ay makikita natin yung account na nakalagin sa ating laptop. Kung wala pa, ay maglagay tayo ng Info. Pumunta tayo dito sa Emails and Accounts and Add an Account. Mula dito ay lalabas ang prompt na ito at maaari ka pumili ng mga account na mayroon ka. Sa part na ito ay pipiliin ko yung Google account ko. Ayan, suplayan lang ng mga information and then hintayin na maging successful ang inyong login attempt. Upang makita na ikaw ay successfully login, pumunta lang sa home at makikita mo dito sa upper left na ikaw ay naka-sign in na at nandiyan na ang iyong pangalan kasama ang iyong email account. Para naman ma-set up ang iyong fingerprint scanner, sundin ang mga steps na ito. Pumunta ulit sa Accounts and then Sign In Options. Hanapin ang Windows Hello Fingerprint. Pumili ng daliring i-scan. Kumpletuhin ang step na ito hanggang ikaw ay maging successful. Kapag natapos na ito ay required na gumawa ka ng PIN. Ito ay para kapag nagka-problema na hindi ma-login using your finger ang iyong laptop, pwede kang gumamit ng PIN. Upang masubukan ang fingerprint na iyong ipinascan, ilock ang iyong laptop using the window button plus L at i-scan sa scanner ang iyong daliri. Mabilis ka na makakapag-login sa iyong laptop. Maaari ka rin magdagdag ng iba pang daliri na maaaring ma-scan. Sundin lang muli ang steps. To sum it up, napakaganda ng binigay na laptop sa atin. At nagpapasalamat tayo sa mga taxpayers at sa mga naging proponent or mga daging dahilan ng pagkakaroon nito. No? So, mahalin po natin at atin po itong pangalagaan. Okay? Gamitin po natin to sa tama at i-maximize po natin ang paggamit natin ng mga bagong gadget na ito.
no? Napaka-promising po niya at sana ay magtagal sa atin po itong mga bagay nito. Muli po, ako po si Teacher Ricky ng Ron and Ricky Vlogs. Ito po yung aking naging review para sa ibinigay sa atin na VisiGuro Ako laptop. So muli, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!